RSAP News na mga brothers on the wheel. Isang rider ang nahuli ng LTO dahil isang buwan nang wala pang rehistro ang kanyang minamanehong motorsiklo na nagmulta ng 10,000 piso. At ito na nga ang simula ng kampanya ni Congressman Busita patungkol sa mga dealer na mabagal ang proseso sa paglabas ng rehistro sa mga binibenta nilang motorsiklo. Dahil na nga naglabas na rin ang abiso ng LTO sa mga dealers na aabot lang sa 7 hanggang 11 araw para malabas ang rehistro ng mga sasakyan na binibenta nila. O meron itong katapat na multa para sa mga dealers. Yung mandato ng Consumers Protection, talagang meron kayong legal power na makialam. Malapit lang dito yung dealer, di ba? Malapit lang po. Meron anong pinaka-trabaho niyo, sir? Driver po. May binili siyang motorsiklo na release, walang rehistro. Mayroong papel na binigay sa kanya, valid until. Siyempre, sa katulad ng manggagawa, iisipin niya. Pwede. Ay nahuli. Nakumpiska na LTO lisensya niya. Ang hanap buhay niya, driver ng truck. Hindi siya pwedeng magmaneho, walang lisensya. So, ang laki ng danyo. Si Ma'am ang Laguna, provincial. Yan, Laguna. Ikaw? Ako po ang chief, ang jefe sa Consumer Protection ng region. Ikaw kayo talaga. Kayo ang kausap ko kanina. Ikaw talaga. Ano? Pag na-address natin to, maaalarma na yung ibang dealer. Unti-unting masasakal to. Brother, asan manager nyo? Outfit lang kami, sir, sa Kabuyo, sir. Hindi, yung tao dito. Kami, sir. Brother, sino yung nakakausap mo dito? Ano pa nila, yung babae na isa? Yung babae daw. Pakitawag. Rider, sino nakakausap mo? Ma'am, good afternoon. Ito, kliyente nyo. Namumukhaan mo? Customer ko yan. Customer mo. Bumili ng motorsiklo sa inyo. Cas, hulugan. Stolen, sir. Galing ito sa inyo. Certification. Yung motorsiklo dito galing. Kayo ang nag-release. Opo, sir, brand new yun. Brand new. Kasama ko yung taga DTI. Si ARD, si Ma'am Rebelen Cortez. Si Brother Noli Manalo. At si Ma'am from Provincial? Maria Clara. Alam mo ba kapatid na illegal magmaneho ng hindi rehistrado? Alam mo? Pero yung kanyang motorsiklo nung i-release ninyo, rehistrado hindi? For registration po yan, sir. For registration. Ma'am, alam ni Ma'am na illegal imaneho ang motorsiklo, ang sasakyan na walang rehistro. Alam nila. At may binigay pa kayong document na pinanghahawakan ng customer na valid ito hanggang August 16. Eh nahuli siya. Pinagmumulta ng LTO ng 10,000. Ano ang polisiya ng inyong opisina para sa kanya? Sorry, sir, yung certification namin, sir. Kasi ano yan, sir, eh? Ang ano ka kami sa LTO, 7 days po upon release ako to. 7 days upon release. Yun ang arrangement niyo. Certification ka, sir, na ano, na yung certification namin, every week po siya dapat ibibigay namin. So every week nagbibigay kayo ng certification? Yes, sir. Kunwari, binigyan mo siya ng certification, yes. Hindi pa lumabas ang rehistro, magbibigay ka ulit. Yes, sir. Good for 1 week ulit. 1 week, sir. 1 week ng 1 week. Pero, kapatid, malinaw naman sa'yo.
illegal imaneho ang sasakyan na walang rehistro. Sa madaling salita, kung ang responsibility ninyo bilang dealer ay ginagampanan ninyo, hindi siya mahuhuli ng LTO, hindi siya mapagmumulta ng 10,000. Lumabas na ba ang rehistro? Meron na po. May RCR na po. Nung nahuli ka na? Ni-request ko po sa kanila. Nalaman nila na nahuli ka? May picture pa po si ma'am dyan eh. After nung mahuli ka, ni-report mo? Opo. Ni-request ko tapos po. Tapos bumilang na ilang araw? Tatlong araw lang po ata. Na-rehistro? Ba't ganun? Nung nahuli siya, saka pa kayo kumilos? Registration kasi namin yung sir. Kapatid, ma'am, yan yung problema eh. Hindi ko sinasabing kayo ha. Kasi hindi ko pa nakita yung documents eh. Isinasangkala ng ibang dealers yung LTO. Gusto ko sabihin sa inyo kapatid, kahit magpabale-balentong ka, hindi lalabas ang listo kung hindi nakumpleto ang documents. Eh samantalang after 1 month, nung nahuli siya, saka ninyo inasikaso after 3 days. Ngayon, kasama ko si Ma'am, Assistant Regional Director ng DTI, si Ma'am Cortez, at saka si Sir Manalo, DTI. Ang mandato ng DTI, Consumer Protection. Pero dahil sa mali ninyong practice, pasensya, nawala ng proteksyon ito. At ito ay July 7, August 7. Mahigit isang buwan ka nang walang trabaho. Sandali, mahigit isang buwan na siyang walang trabaho bilang truck driver. Kung ma'am, kaya ni-request ko ang inyong presence para maipakita po agad sa inyo yung problema. Kung hindi ninyo ni-release ang motorsiklo, kahit magpilit siya, hindi niyo ni-release kasi hindi rehistrado. Hindi siya mauli ng LTO, hindi siya mapagmulta ng 10,000, hindi siya mapapatigil sa kanyang hanapbuhay bilang truck driver. Ay July 7 siya nahuli. August 7, isang buwan. Ay August ano ngayon? 19. So, 1 month and 12 days na siyang walang hanapbuhay. Kaya kapatid, wala naman tayong personalan. Hindi ko naman kayo kilala para abusuhin o gipitin. Sinama ko ang DTI para makita nila yung problema at sila yung aaksyon laban sa inyong opisina. Gagampanan lang nila yung kanilang mandato. Ako naman wala sa position, ma'am, na utusan sila, bayaran ninyo yung 10,000. Bayaran ninyo yung nawalang kita sa kanyang hanapbuhay. Wala ako sa position eh. Kasi bilang congressman, hindi naman ito trabaho ng congressman. Yung advocacy lang natin, pinagpapatuloy. So, by the way, for your information, tumawag po ako kay ASEC Nograles. Nasabi ko, kailangan ko yung inyong tulong para ma-address ito. At nakakatuwa naman, tumawag ako ng alas 9, alas 10. Tumawag na agad kayo. Eh, pasensya po, no? Public service. Si ma'am from regional office. Si ma'am, ang layo ng pinanggalingan mo. Provincial office. Itong dalawa na to. Eh, sabi ko naman sa inyo, isa lang naman ang kasalanan ninyong apat. Pumasok kayo sa ahensya ng pamahalaan. Kasi kung hindi kayo pumasok sa ahensya ng pamahalaan, hindi ko kayo maabala. Kasi mahirap po sa party ko na ang dami nang humingi ng tulong,
kung action na ako to, gagawa pa ako ng black and white. Ang dami namin trabaho. Baka next month ko pa magawa. Ito pong documents, ibibigay ko ito sa inyo. At kayo nang bahala sa dealer kung ano yung dapat ninyong gawin. Pero siyempre, kailangan may due process. Bagamat malinaw sa ating pag-aharap na naperwisyo yung kapatid nating rider, yung kanyang hanap buhay na apektuhan, hindi naman sapat ito na automatically paparusahan ninyo. Tama po ba? May due process. Pagpapaliwanagin ninyo. O, kayo naman kapatid, pagpapaliwanagin pa ng DTI eh. No? Then, doon pa lang magbabase sila. Pero hindi naman ako husgado, sigurado ako, mapaparusahan kayo ng DTI. Oo. Kasi ang ebidensya, yung motorsiklo, yung ticket ng LTO, at yung ibinigay nyong papel, patunay na talagang pinapaasa ninyo ang customer na pwede niyang imaneho. Hindi naman talaga po. Magkano kinikita mo isang araw? Depende po kasi sir, kasi per biyahe po kami. Per biyahe. Magkano isang biyahe? 450. 450. Sabihin natin 500. 15,000 sa isang buwan. Tapos yung 12 days, parang kalahating buwan eh, no? More or less 19,000 o 18,000 plus 10,000, Brother Jerry. Almost 30,000 ang danyos dito. Ito, tatawag ako sa kay Chairman ng One Rider Party List at kay Congressman Rods Gutierrez. No? Ire-request ko kapatid sa One Rider Party List yung 10,000 dahil hindi mo kasalanan. Ire-request ko sa One Rider Party List ibigay sa'yo para matubos mo na yung lisensya. Yung 1,500 dahil ikaw ay tunay na may pagkakasala doon, ikaw nang bahala doon. Tapos ipakwenta mo sa opisina ilang araw kang absent, magkanong rate mo. Ire-request natin Brother Jerry sa chairman ng One Rider Party List, doon sa partner ko kay Congressman Gutierrez, kasi hindi ako basta pwedeng mag-design. Pero sisiguraduhin ko sa'yo, pag naiparating natin ito sa kanila, eh, solve yung problema mo. Okay? No. Kailan mo maisasubmit sa amin yung kwentada ng sweldo mo na nawala dahil sa pagliban mo? Itong week na to. Apa? Oh. So, ma'am, itong documents na to, ibibigay ko sa inyo. Tapos yung contact number mo, mag-usap kayo. No, kasi hindi pwedeng magiging one-sided sila. May papel na tayo, pero may tinatawag tayo kapatid na due process. Mag-iimbestiga sila, pasasagutin kayo, at doon sila magkakaroon ng resolution kung paano kayo papanagutin. Okay? Oo. So, salamat mama. Pakisabi kay Asek Nograles. Umpisa pa lang to. No? Oo. Marami nagsusunod. Sigurado. Marami pang susunod. Maiwanan ko kayo. At saka yung rider. Aba. Tapos, kumbaga sa investigation, magsimula na kayo. Yes, ngayon din po. Taga saan ka, brother? Negros po. Negros. Ang pamilya mo, nasan? Doon din po, sa probinsya. Nasa Negros. O sige, di, bilisan mo yung pakwenta ng nawalang hanap, nawalang sweldo mo. Para mamaya lang, i-discuss ko sa One Rider Party List to. Pag nasubmit mo yung gusto kong may submit mo, edi bukas, may pera ka na. Okay? So ma'am? Yes. Bahala na kayo? Yes po, yes. Salamat po sa inyo. Salamat. At tatawag na lang ako ay Asek Nograles. Okay. Magre-report din po kami.
Salamat po. Thank you, sir. Nice meeting. Kong, picture po. Sige, picture. Dito na tayo. Dito. Parang nga gangsta light. Oh, dito, dito. Rider, sumama ka na dito. Sige pa. Kasali ka po yan. Asan pa mo ka doon? Apa. Sumama ka dito. Ngayon pa lang, solve na ang problema mo. O, thumbs up po. O, ito lang. Ma'am, picture tayo, ma'am. Tignan ko yung ano mo, yung vlog mo ko. Gustong-gusto kong nagpapapicture sa kakampi. Oh, brother. Kami ni Kong. Yeah. Oh, kami muna ni partner. Sinishake hands ko si Kong. Okay, thank you. Dito tayo. Brother. Sir, ma'am. Umpisa pa lang to. Parang yun naman. At magsisit. Brother Jerry, si partner, si Brother Nolly, taga regional. Siya ang head ng Consumers Protection sa regional. Kaya yung kung hindi tayo makapag-merienda at halo-halo ngayon, may kasunod pa. Parang nagulangan po sila eh. Dapat bago tayo nag-proceed pala dito, nag-merienda na, no? Okay lang, Gong. Hindi, strategy yun eh. Pero naisip ko, dahil marami pa tayong i-resolve ng problema, okay, eh, kaya okay lang. Marami pa tayo. Malimit tayo magkikita ko. Opo. Sunod-sunod na to. May lakad pa kami. Sige, Gong. Thank you po, sir. Thank you. Kung number ko ba yung personal number? Personal, sige. Papa, kayo na. Pwede mo papapicture din sila. Yeah. Yeah. Basta yung problema, ha? Oh, doon. Thank you, Mr. Tati. Salamat, bro. Okay. Ano lang namin doon, eh? Iangat lang namin sa taas. Eh, akyat nyo sa taas. Ano na, free kami. Alam ko naman. Priyado lang naman. Alam ko naman na kayo sumusunod lang. Okay, bahala na kayo sa kanila. Happy po, thank you. Okay, brothers. Brother. Ma'am. Ingat po. Oh, bukas ha. Sige po. Pagka hindi mo agad na-submit yung requirement ko, ikaw, Brother Jerry, pag hindi na-submit niya yung requirement natin, wala na ang problema sa atin. Ha? At habang hindi mo natutubos ang lisensya mo, huwag kang magmaneho. Kasi itinuturing ng batas na ikaw ay driving without license. Kasi sobrang isang buwan na yung pagkahuli sa'yo. Eh, halimbawa, mahuli ka bukas. Hindi kita kayang tulungan doon. Malinaw sa'yo. O, sige, bukas. Ha? Maswerte nga, Brother Matt. Yes, po. Kung may dala tayong cash, bayad na to. No? Kasi sigurado naman ako, i-approve ni Chairman eh. Yes, ang One Rider Party List. Oh, galante yun eh. Yes, ay, si Brother, si Kong Rods Gutierrez. Kapareho natin, mayabang yun eh, no? Bigay agad. Then, after few minutes, kamutulo. Diba? Yes, po. Hindi, sigurado, approved to. Okay. Dito. Yes. Let's go.